Sa pagbawi naman ng Senador o ni Senator Ralph Recto ng kanyang committee report sa Sin Tax Reform Bill, dedesisyon na ng Senado ngayong araw kung anong rekomendasyon ang kanilang gagamitin. Sa panayam sa DZBB, nilinaw ni Recto ang dahilan ng pagbibitiw niya bilang chairman ng Committee on Ways and Means. Narito ang unang balita update ni Haji Rieta. Pag-uusapan ngayong araw ng mga senador kung anong rekomendasyon ang gagamitin ng Senado kognay sa Sin Tax Reform Bill. Ito ay kasunod ng mga punang tila pareho raw ang rekomendasyon ng komite ni Senador Ralph Recto sa nais ng mga kumpanya ng sigarilyo. Hindi makuha ng mga doktor at saka ng mga taga-gobyerno why yung pinakamababa and very close to the tobacco industry's proposal. Walang direktang sagot si Recto sa puna, pero una na niya iginiit na pinaka-practical daw ang rekomendasyon niya para sa nakararami. Pero binawi na ni Recto ang rekomendasyon kasabay ng pagbibitiw niya bilang chairman na ng Senate Committee on Ways and Means. Sa session kahapon, tinanggap ng liderato ng Senado ang resignation ni Recto at itinilaga si Senator Franklin Drilon bilang acting chairman. Hindi dumalo si Recto sa caucus. Sa kanyang liham kay Senate Majority Leader Tito Soto, sinabi niyang dahil daw ito sa delikadeza. E nirekomenda na rin ni Recto na gamitin na lang bilang committee report ang version ng Sin Tax Reform Bill ni Senador Miriam Defensor Santiago o di kaya ang version ng Kamara na ngayon DOTC Secretary June Abaya. I think public interest would dictate that we maintain the committee report and we debate on it and at the appropriate time we introduce the amendments which the chamber believes should be done. We will have to start again. They will have to re-study the matter taking into account the bills pending here. There's the bill of Senator Santiago, there's the bill of Senator Lacson. Hugas kamay naman ang palasyo sa pagbibitin ni Recto sa kabila ng nauna nilang pahayag na di nila nagustuhan ang bersyon ni Recto ng panukala. The decision to resign by Senator Recto is his own prerogative. We didn't have any hand there. Sa panayam naman ni Arnold Clavio at Lala Roque kay Recto sa DZBB. I might have disagreements with some of the cabinet members, but I have full respect for the President. And it is because of my respect for him that I am willing to step aside. Kasabay naman ng sesyon, nag-ingay sa labas ng Senado ang mga nagtitinda ng sigarilyo bilang protesta sa Sin Tax Reform Bill. Tiyak doon natatama ng kita nila pag nagmahal ang kanilang mga binibenta. Para sa unang balita, Haji Rieta reporting.